Hello everyone! Kumusta kayong lahat? Welcome to another video. Sa video na ito ay ipagpapatuloy lang ulit natin yung ating pamimigay ng mga libreng bisikleta para sa ating mga deserving na mga kababayan na nangangailangan ng transportation para sa kanilang paghahanap buhay. Ginagawa natin ito through our Lend a Bike Project. At para sa hindi pa nakakaalam, itong Lend a Bike Project ay isang programa na isang proyekto na ating sinimulan mula pa noong March, kung saan ay nagpapahiram kami at namimigay ng mga bisikleta sa mga institutions, establishments, and individuals na nangangailangan ng bisikleta bilang transportasyon para pumasok sa kanilang trabaho. Sa araw na ito ay may bibigyan ulit tayo, may na-refer sa atin na isang medyo matanda na siya na former stroke victim daw, and yet nagtatrabaho pa rin siya para sa kanyang pamilya. So, hinihintay-hintay ko lang siya at baka maya-maya ay nandito na yon. So, huwag kayong aalis, dyan lang kayo, coming up. Magandang araw sa inyong lahat. At eto na, kasama ko na ngayon si Tate Johnny. Siya yung isa nating beneficiary ng ating Lend a Bike Project. At ngayon ay interviewin muna natin siya, kakausapin natin para mas makilala pa natin si Tate Johnny. Ako nga po pala si Johnny Ginakaran, 54 anyos. May asawa, may pitong anak. Taga 77 Basa, San Francisco del Monte, Quezon City. Ano yung trabaho mo? Driver po. Ah, driver. Saan ka nagda-drive? Sa doon, Quezon City lang po. Okay. Ano yung bang yung dinadrive mo? Ano yan? Parang family car ba? Truck delivery? Parang ganun po, truck delivery. Truck delivery. Company driver po. Okay. Gaano ka kadalas pumasok ngayon? Hindi ba nabawasan yung pasok mo? Nung nag-lockdown, talagang wala talaga, totally wala. Nung nag-umpisa lang ako itong June yata. June na. Tapos tuloy-tuloy naman, araw-araw may pasok? Araw-araw naman may pasok. Okay. Tapos nabanggit mo, medyo marami kang anak, no? Ilan yung anak mo? Pito. Pito? Sipag, ah. Mga ilang taon na po ba yung mga anak niyo ngayon? Yung panganay ko, 25 na. 25. Ang bunso naman, 16. Okay. Ilang pang nag-aaral? Nag-aaral ngayon, apat. Apat pa. Oo. So, maliban sa pinapakain, may pinapaaral pa. Oo. Yung trabaho mo pala, galing sa bahay, gaano kalayo yun? Mula bahay hanggang sa amin, siguro mga isang oras din lakarin. Nilalakad. Oh. At sa ngayon ba, mula nung bumalik ka ulit ng trabaho, ay nilalakad mo lang yun pagpapasok? Minsan po, pag may sobrang pera, kasi mahirap na maglakad, nasakay ko na lang. Kaya alam, ang hirap ng sasakyan, grabe. Isang oras na lang ako bago makasakay. Kaya alam, napakahirap. Mag-abang. Kumusta naman yung buhay mo ngayon na, alam mo, di ba, may pandemic ngayon. Kumusta naman? Paano kayo nagsusurvive? Tipid-tipid na lang. sa hirap ng buhay ngayon, kailangan talaga magtipid ka. Ang daming binabayaran eh. Tapos ang sahod di naman ganun kalaki. Pero ang kagandahan lang siguro na pwede natin ipasalamat sa Panginoon na may trabaho ka pa rin. Oo, totoo naman po. Kasi ang dami ngayon yung walang trabaho, dami naghahanap. Saka marami na nagsasara. Marami. Totoo po yan, ang dami nagsasara ng negosyo. Oo. Kaya maswerte pa rin at least yung pinapasukan nila bukas pa rin. Bukas pa rin. Tay Johnny, nabanggit sa akin, kasakit ka yata, nagka-stroke ka ba dati? Pwede mo bang kwentuhan kami nun? Nasunugan kasi kami ng bahay noon. Matagal na. Ngayon, siguro, iisip ko paano ko yung pamilya ko kasi totally wala talaga eh. Nag-isip ako ng isip. Ano siya, matulog. Mga anak ko, mga babae. Siyempre, pag yung paniligo sila o ano, nakakaano namang kalsada, di ba? Iniisip ko rin yun. Siguro, kaisip-kaisip, hindi na nga nakakatulong. At ano yung ano ko, kung masiguro yung dulo ko, mag-i-adjust ako. Okay. Tapos, hanggang sa, yun, makakamay sa stroke.
sariling ano ba, sariling therapy. Okay. Nagawa ko, at pakulo ako sa tubig, nagawa ko na asin, tapos lubog ko yung ito ko, nakalimpa ko. Kasi siyang ganun na paralyze ka. Paralyze yung buong katawan ba, kalahati? Buong katawan? Buong, kalahati ng katawan ko. Oo, oh, paralyze. Paralyze. Okay. Talalagay ko itong mainit, makatulong din mo. Kasi wala naman akong tinitake na gamot eh. Ganun lang talaga. Yung lang araw-araw ginagawa ko, umaga, tanghali, ganun. Saan ko pa? Natutulog ako, tinitignan ko yung makatulog yung mga anak ko. Tinitignan ko, naanmuluha na lang ako. Sabi ko, Diyos ko, bigong gano'n. Pagaling naman ako kasi kawawa na yung mga anak ko. Walang mong boy sa kanila. Kaya awa naman na nyo, lalaki. Ano po bang naramdaman nyo nung tinawagan kita kahapon at nung nalaman nyo na beneficiary kayo ng ano? Ay, bike? Siyempre nyo natuwa. Mm-hmm. Kasi bibihira ako yung magkaroon ng ganyang opportunidad eh. Mm-hmm. Kailangan swerte ko, napasama ako, isa ako sa ruwan, sa beneficiary. At this point ay ibibigay na natin kay Tatay Johnny yung donation na bike. Yung bike pala na ito ay donation galing sa Run Nation na group. Nagpapasalamat ako sa group na ito sa kanilang pag-sponsor, pag-donate ng 5 bike. At itong ibibigay natin ngayon kay Tatay Johnny ay pangalawa na donation nila dun sa 5 bike. So again, Run Nation, maraming salamat sa donation ninyo. Okay? Ayun, so Tatay Johnny, halika, papakita ko na sa iyo. Ito yung bike. Oo. So, donation ito ng isang group. Ang tawag ay Run Nation. So, ayan. Try nyo pong ano? Try nyo pong i-inspect. Sukatin natin yung height po. Para ano, try nyong sakyan lang para pwede nating adjust. Ayun. Sakto. Oh, sakto naman. Oh. Pwede nyo namang i-adjust dito, Tay. Yung ano, quick release naman ito. Pakita ko po sa inyo, pwede namang i-adjust kung medyo natataasan ka. So, ganyan lang. So, tapos yun, bababaan. Oh. Yan, tapos, lalak nyo ng ganun. Tapos, mayroon po tayong ilaw na nilagay na dito. Baka kasi abutan kayo ng gabi. Oh. At least, mayroong ilaw dyan. Ayan. So, pwede nyo, ito lang pipindutin nyo. Ayan. Para pag sa gabi, ayan o. Oh. Maraming kulay yan. Ayan. Press nyo lang ng matagal, mamatay ulit siya. Tapos syempre, kailangan, meron kong helmet, di ba, para protektado. Meron din yan, sandali lang. Eto. So syempre, magbabike si Tatay Johnny, dapat protektado rin siya, kanyang ulo. May helmet tayong bibigay. Itong helmet naman na ito ay donation galing sa group ni na Sir Dennis De Jesus. So nagpapasalamat ako sa group nila. Sir Dennis, ito na yung donation ninyo. Magagamit na ni Tatay Johnny kasama ng kanyang bike. So, maraming salamat. Okay. So, ito tayo. So, suot nyo lang para safe. Pag nagbike kayo, adjust nyo na lang yung strap nyan. Ito po yung ano. Yan. So, adjust nyo na lang dito. Mamaya, kahit sa bahay nyo na i-adjust. Na medyo mahigpit. Okay. So, ayan. Kompleto. Okay. Ayos na ayos. Oo. Ayan. So, ayan. Naibigay na natin kay Tay Johnny. Ngayon naman ay kakausapin ko yung kaibigan niya na nag-refer sa kanya dito sa ating project. Maraming salamat dun sa referral ninyo sa aming project. Bakit nyo naisipang si Tay Johnny yung ano? Bibigyan. Bibigyan ng bike. Kasi sir, last time na observe ko nung before pa mag-pandemic, gano'n naman talaga siya. Papasok siya ng trabaho niya. Instead na ipapamasahin niya, ang ginagawa niya, iniipon niya nila para pangdagdag sa gastusin sa bahay. Then, maglalakad na lang siya siguro mga at least 4 kilometers yun, balikan, papunta trabaho niya at saka pa uwi. At saka nag-mild stroke siya nung times na nasunugan sila. Then after nung nasunog, parang sobrang worried kaya nag-mild stroke siya yata. So parang hindi siya nakapagtrabaho for several months hanggang sa makarecover siya. At ngayon po, ayun, nag-work na ulit siya. Meron kasi siyang 7 anak na nawalan din ng trabaho nung pandemic. So talaga siya na lang talaga ang tumakayod para sa kanila. Yan ang kwento ng buhay ni Tatay Johnny. Maraming salamat sa mga tumulong
upang magkaroon siya ng bagong bisikleta na nagsisimbolo ito para sa kanya ng isang panibagong pag-asa. Para magtuloy-tuloy at maging sustainable ang proyekto na ito, ay nagsimula na po akong magbenta ng mga merch. Ito ay makikita at mabibili sa Shirtly at saka sa Shopee. Ilalagay ko na lang sa description ang link para makabili kayo. Kung gusto po ninyong makatulong sa aming proyekto, ay bili lang kayo nitong mga t-shirts at saka ibang merch na matatagpuan sa mga websites ng Shirtly at ng Shopee. May maganda na kayong t-shirt, nakatulong pa kayo. Kaya bisitahin na yung aking Shirtly and Shopee na store para sa aking mga merch. Maraming salamat sa inyo at mabuhay kayong lahat. Guru, wala na kundi pagpapasalamat na lang. Isa ako na nabigyan ng ganyang opportunity. Maraming salamat po sa inyo. Di ba lang kung sasabihin ko?